Okay, mga kaibigan, tuloy-tuloy na po tayo. At balikan po natin itong nangyayari po dyan sa ating dyan sa SBMA kung saan ay napakarami pong basurang dumating. Ano na naman kaya po ang hakbang ng SBMA at ano naman kaya ang opinion ng customs hinggil dito? Atin pong kapanayamin ang mga taga-customs, lalo na po sa hanay ng itong mga nanghuhuli. Ano bang grupo sila? Hindi iba nila natutunugan yan na pumasok na dito ang mga basura na nanggagaling sa ibang bansa. Yan po mga kaibigan, subukan po natin kapanayamin si ang isang opisyal ng customs na si Custom Arribalo. Ito po yung naisyon yung karaan. Subukan nga natin. Ano na naman kaya ang nangyayari ngayon? Ibig sabihin, baka nagkaka... baka ginawa na naman itong palabigasan, mga kaibigan. O, ngayon, hindi ito... Kasi alam nyo po, mga kaibigan, pagdating sa ganun, mukhang na hindi po sila nag... umiiwas ito, itong mga... At least nakuha na natin itong mga number nila. Subukan naman natin ngayon. Itong si General Marcos. Ayan. Si General Marcos na naman. Sunod dito, baka mauwi tayo kay sino ba yung ano? Si... Subukan natin para malaman natin kung anong nangyari. Bakit andito sa ating lugar itinambak itong basura galing Japan? Alam nga naman eh. Ayan ha. Subukan natin. Yan po mga kaibigan, at atin na pong pinukontak ito si General Marcos ng Bureau of Customs. Wala na. Bukang ibig sabihin ito ay nanonood. Ay paano natin ito makuha ang site nito ngayon? Wala. Sino ba ang ating kapanayamin ngayon dyan sa pagdating ng mga basura dyan sa SBMA? Kaya mas ninais po na lang natin siguro, mga kaibigan. Ito, wala nang ginawa itong si Chairman Roberto Garcia sa ating tinatawag na pangkalikasan. Mantakin nyo, kapupuna lamang natin sa mga toxic na nagkalat sa karagatan. Ngayon, ito na. Hindi pa nasiyahan. Ang nangyayari po, mga kaibigan, tinambakan na tayo ng basura. Basura na panglupa. Basura din. Pati sa karagatan. Ano ba ang mangyayari? Ano bang gustong mangyari ni SBMA Chairman Roberto Garcia? Gagawin ba tayong tambakan na lamang ng basura? Ano bang pagtingin mo sa mamamayan ng Olongapo at Subic Zambales? Kami na bali dito ay pawang mga basura na rin. Anong pagtingin nyo sa amin? Langaw! At kailangan namin ang basura! Talaga naman itong si Chairman Roberto Garcia. Ayun, wala tayong makapanayam sa customs. Hindi natin malaman kung paanong gagawin nilang action dyan. At isang problema pa po ito, mga kaibigan, ngayon. Dahil ayon kay Mr. Libot, dyan sa loob ng Seaport Department, sinabi umano nitong chairman, kapag tinanggal
ang mga barko na yan na naghahakot ng iron ore o naghuhugas ng iron ore dyan sa karagatan ng SBMA ay halos wala nang masasahod ang mga empleyado ng SBMA. At wala na rin umanong magiging dividendo, halos walang madividendo ang apat na bayan na nakakasakop sa SBMA. Ibig sabihin ba nito? Hindi baling mamatay ang mamamayan sa Ulunggapo, ang mga ordinaryong mamamayan sa Ulunggapo at Subic, Sambales. Basta lamang maibigay mo lamang ang dividend o share ng bawat bayan, Chairman Roberto Garcia. Ganun na lang ba ang mangyayari nito? Pababayaan mo na lang ang kalusugan ng mamamayan dahil lamang sa transaksyon na yan, kahit nakakasira na yan ng ating kalikasan. Babalik po tayo mga kaibigan, pagbalik po natin, kasama na po natin ang mga grupong Greenpeace. Okay mga kaibigan, at tayo naman po ay dadako na. Hinggil po rito sa ating napag-usapan itong nakaraan kung saan ay itong toxic sa karagatan ng SBMA ay mga kaibigan ay nakarating na po ito. Nakarating na po ito sa grupo po ng Greenpeace National. Dahil humingi na po tayo ng tulong dito, dahil ilang bisis na po natin itong inilabas, ang hinggil sa patuloy hanggang ngayon na pagtatapon ng mga iron oxide sa karagatan ng SBMA. Ilan na po sa ating mga kababayan sa Subic at ganun din sa Ulunggapo ang uminda na o nagreklamo na sa ating mga pamunuan sa bayan at sa lungsod para paimbestigahan itong SBMA Chairman Roberto Garcia na walang awang namiminsala sa kalikasan, sa karagatan. Hindi panasyahan itong araw na ito, 721 na mga container van na may laman na mga basura na nanggagaling sa Japan ang itinambak ngayon dito sa SBMA. Ano na bang mangyayari sa atin dito? Papuro na tayo rito. Pininsala ng karagatan, pininsala na rin, pati kalupaan. Kaya mga kaibigan, mas nais po nating kapanayamin ngayon sa pamamagitan po ng telepono ang isang tagapagsalita ng Greenpeace na si Abby Aguilar. Ito po ay sa toxic po ito'y na-assign para makuna natin ng pahayag o ano ba talaga ang maidudulot sa mamamayan nitong iron oxide. Magandang umaga sa iyo, Ma'am Abby. Magandang umaga po, Sir Tony. Magandang umaga po sa mga nakikinig. Ngayon. Yan po mga... naririnig, malinaw po ba, Ma'am? Hello? Yes, malinaw po. Okay po, malinaw po. Okay. Eto, Ma'am, kung saan ay napanood na po ninyo siguro ang mga video namin na nandiyan sa internet, ay kunan po namin kayo ng pahayag dahil kami pong mga mamamayan dito sa Ulunggapo ay talagang nangamba na po. Opo. Napanood na po namin at nakakabahala nga po yung nangyayari dahil nakita natin mula sa video na namumula na yung karagatan doon na base nga po sa report ay sanhi ng pagkalat ng iron oxide mula sa mga barko. Mm-hmm. Well, sa pananaw po ng Greenpeace, ang pagkalat ng iron oxide ay lalo na sa malakihang amount ay maaaring magkaroon ng serious environmental issue lalo sa ating karagatan. Kasi po maaari nitong malason yung ating mga kaisdaan at ma-pollute din yung tubig. Meron po kasi syempre yung iron oxide, maaari po siyang ang tendency niya dahil madami siya, maaari po siyang mag-solidify o mabuo.
at lumubog doon sa karagatan na maaaring makain ng ating mga isda. Mm. Na siya pong nakababahala dahil alam natin na marami tayong mga kababayang nangingisda doon sa karagatan na ito. Mm. Tsaka po, sa kasalukuyan po kasi, mayroong marine pollution protocols or policies ang Philippine Coast Guard na nakapagtatakan at tingin po namin, dapat na yun ang ating sinusunod. Mm-hmm. At ito rin pong nangyaring pollution na ito at pagkalat ng iron oxide ay paglabag, na malinaw na paglabag sa Clean Water Act at saka sa Fisheries Code at iba pa po nating mga national na batas. Mm. So, marami po siyang issue na kabit-kabit, kumbaga. So, ganun. Hindi lamang po sa health, hindi lamang sa livelihood, hindi lang sa environment, pati po sa mga paglabag sa mga national nating polisiya. Mm. Oh, ngayon, ma'am, ano pong plano ng grupong Greenpeace hinggil po rito? Sa kasalukuyan po, wala pa po kaming konkretong plano. Pero ang amin pong sigurong maire-recommenda kung tayo po ay nakipag-usap na sa DNR o maire-recommenda rin sa DNR na sana po ay ma-monitor yung discharges, yung pong tubig doon ay kung pwedeng ma-sample sa, para po ma-determine yung toxic content or yung iron oxide content kung gaano po makarami. Kasi sa mga pag-aaral po, sa mga matagal na pag-aaral ng Greenpeace, sinasabi na 3 milligrams per liter ng iron oxide ay maaari nang i-consider na harmful sa ating tubig. So, kung makikita na mataas ang content ng iron oxide base sa water sampling na gagawin, doon po natin masasabi na talagang papanganib at kailangan. Ay medyo naputol po mga kaibigan at tawagan po natin siya uli ha. Alam nyo naman po na medyo ay ang yan, subukan po natin uli. Yan. Medyo naputol po at ayan. Okay, naputol. Hello. Po, ma'am. Okay, ma'am. Sige, okay, ma'am. Naputol. Opo. Yun nga po, ang aming po rekomendasyon sa pakikipagtulungan po siguro ng local government, ng SBMA, ng DNR, at saka rin po ng mga mamamayan doon na apektado noong pagtagas ng iron oxide, ay mag-conduct po ng water sampling para po ma-determine yung taas ng dami ng iron oxide doon sa tubig. Dahil nga po, ulitin ko, yung isang pag-aaral ng Greenpeace, sinasabi na 3 milligrams per liter ng iron oxide ay maaari na ikonsidera na harmful sa ating sa ating tubig, sa ating kapaligiran. Ay, ma'am, paano yung sinasabi ni, kung napanood niyo, sinasabi ni Chairman Roberto Garcia ng SBMA na hindi daw toxic, hindi daw hazardous. Pero kung i-research natin sa internet, ay magkaroon ng hail damage ang mga isda. Kaya imposible naman po, kung sa inyo pong pag-aaral ba, ito ba'y talagang hindi toxic or hindi hazardous? Yung po kasing iron oxide kasi talagang ginagamit siya sa industries, for cosmetics, at sa marami pang ibang gamit. Ang problema nga lang po, kapag dumami yung discharges sa ating environment at ma-determine na in large volumes, doon po natin, doon po tayo dapat ng mangamba. Kasi magiging at risk na ang napakaraming bagay, ang health ng mga taong nakapaligid doon, yung livelihood nila, lalo na kung mga nangingisda, yung environment, yun pong mga namang dagat natin na maaaring makakain ng ating pong mga nung pong iron oxide na in turn kinakain po ng mga tao. Kung kaya kumbaga it's a chain, hindi lamang sa marine organisms makakaapekto kundi in turn pati sa mga tao at the water body itself ay mapupulyot din. Eh, at yun na po
O, katulad po yan ng pinangangambahan ng mga, yung mga mangingisda na tinamnan nga nila ng 130 na mga taklubo, yung karagatan ng SBMA, kung saan doon din, nagtatapon ng mga iron oxide. Kaya alam ang pagkakaakala nila baka patay na raw yung mga taklubo na kanilang itinanim doon. Opo, eh hindi po katakataka na pari nga kung ganun din yung mangyari. Tsaka po, kailangan din po kasing siguruhin, bagamat may mga mabuhay man, yung mga ilang marine life doon, mayroon pa rin nga yung tendency na bioaccumulate o manatili sa mga, sa tissue o sa bahagi ng kanilang katawan, yung mga iron oxide na eventually baka mahuli at makain ng mga tao. O, masama sa kalusugan. Opo. Ayun nga po. Ang issue po kasi dito, yung ding exposure na matagal at saka yung prolonged at saka repeated na contact ng mga tao doon sa iron oxide. At syempre, tayo naman po naniniwala tayo doon sa precautionary principle po ba. Yung siguraduhin muna natin na kung yung isang bagay eh, hindi tayo sigurado na safe, bakit pa natin siya gagawin? Tama. Okay, ganito ma'am, ano pong sa tingin niyo po ba may nalabag o maring makakasuhan siya sa Office of the Ombudsman itong si Chairman Roberto Garcia dahil sa kapabayaan niya nito? Ay, hindi ko pa po masasabi kasi po kailangan muna nating i-testing yung toxicity din ng tubig kung talagang ganun na kataas yung iron oxide content niya. Pero sa nakita po natin na ang pula-pula na ng isang malaking body of water, isa lang po siguro, siguro guess, intelligent guess, mukhang ano na siya, polluted na. Ayun. Pero syempre, hindi po natin pwedeng sabihin, i-judge ng ganun lang yun, pero kailangan pa rin natin ng scientific proof via sampling. Yung mga grupo po ng itong Fisheries, Aquatic and Resources ay kumuha na po ng sample, kaya po naggumawa na po sila ng petition para sa sangguniang panglungsod ng bayan ng Subic para mapaimbestigahan na ito. Tama po yung kanilang hakbang, ma'am? Tama po yun. Maganda po na talagang ang gobyerno naman yung nangunguna sa pagsasagawa ng ganito, dahil una po, trabaho naman nila yon. Pero kung siyempre po, kung kailangan ng pagtutulungan, hindi lang ng gobyerno, dapat po ang SBMA ay nakikisali din, ang pamayanan ay involved din sa pag, at saka po yung mga civil society organizations, mga farmers, fishermen's group. Na makiisa na rin. Lugar. Opo, dapat po kasali rin. Kasi po, mas maganda na multi- party, kumbaga, yung isang gagawing pagsusuri. Kasi mahirap naman po na isang ahensya lang yung nakatingin. Pero maganda po yung ginawa ng BIFAR kung nag-take na sila ng initiative na i-sample or i-test yung tubig. Kayo ba, ma'am, ay mayroong chapter dito para maugnay din namin para dito sa patuloy na pagtatapo ng iron oxide? Ang opisina po namin ay nandito sa Quezon City. Isa lamang po opisina ng Greenpeace sa Pilipinas. So, pero maaari naman po kaming makipag-ugnayan, at kung kailangan po ng pakikipagtulungan, maaari naman po kaming pakipag-ugnayan sa inyo o sa mga tao kung kumikilos sa issue na ito. Oh, tama ma'am, para maipakilala ko rin kayo doon sa presidente mismo ng mga mangingisda. Opo, wala pong problema. Yun. Ay, paano po itong ano, ito saklaw pa rin po ba ninyo ito nga dumating kahapon na mga container van na galing sa Japan na 721 container van, puro naman mga basura, itong mga hospital waste ang dumating dito sa SBMA din? For treatment po. Ha? For treatment po ba yan? Hindi po eh. Wala pong nakalagay na for treatment. Basta ipinasok lamang, parang may balak atang dito itapo na lamang. Opo. Ay, hindi po yan na iiba dun sa container vans na dumating din po sa atin galing Canada noong isang taon. Nasa Port of Manila naman po, 5 puyo o, na hanggang ngayon hindi pa naiibalik.
laman po rin nun ay samot-saring mga basura. So, yeah, buti rin po na paabot niya sa amin yan kasi bago na naman yan. Oo, 721 na container van ang nandito ngayon at na nangamoy ang SBMA sa pagdating na yan. Ayan, ha, mga kaibigan, ha? At subukan natin uli. Ubusin natin itong... Ayan. Ayan. At subukan natin uli si Madam Abby. Ayan, ha? Eh, ngayon, nagugulanta rin siya, ha? Eh, mantaki mo. Yes, ma'am. Eh, 721 po na mga container van. Hospital Apo. Waste ang laman. Opo. Opo. Hindi po yan, ano, hindi po yan magandang balita. Ano? Opo. So, hindi, hindi magandang po, balita, ano, kaya dapat siguro kailangan na talagang gumalaw ang Greenpeace dito. Opo, maganda po na naipaabot niyo sa amin para po mapag-isipan din. Kasi yung pong Canadian waste nung isang taon, nakipag-ugnayan po kami sa Embahada ng Canada dito sa Maynila. At nagpaabot naman sila ng suporta na ibabalik yun sa Canada. Bagamat hanggang ngayon, hindi pa po nangyayari. Mukhang ito po ay isang pareho rin ang sitwasyon, kailangan lang po na siguro suriin din yung mga papeles na pumasok kung paano po siya nakalusot at bakit na nandito. Oo nga, paano kayo nangyari yan? Ano, ini-import ba natin yung basura na yun? Hindi na natin kailangan ng basura eh. Opo, marami na tayo nun. Opo, hindi po natin alam kasi kailangan nga po natin na pag-aralan yung ano, yung issue at yung mga dokumento, bakit siya nakapasok dito. Dahil po ang pananagutan po niyan ay hindi lamang syempre dun sa pinanggalingan, kundi sa tumanggap. Ayun. Meron po yan ditong tanggatanggap. Sino po ang recipient niyan dito, ang consignee. Ayun, yun pala eh. Yung tumatanggap, okay, mga kaibigan, yun, may kasalanan yun, ha? Alalahanin ninyo. Yan po mga, marami pong salamat sa iyo, Ma'am Abby, at huwag po kayong magsawa dahil patuloy akong makikipag-ugnay sa inyo. Apo. Marami pong salamat, Sir Tommy. Yan po mga kaibigan, ang tagapagsalita po mismo ng Greenpeace na si Ma'am Abby Aguilar. Yan po mga kaibigan, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ayan ha, natunghayan na ninyo kung paano nag-react na. Mag-umpisa na yan, magkakandak dito yung mga grupo ng Greenpeace. Yan. Eh, ayaw nyo makinig. Sinabi namin, ihinto na ninyo yan. Ay, anong ginagawa ninyo? Ay, pinagpatuloy pa rin ninyo. Yan. Eh, itong si Kaanong. Kumusta naman kaya ang ano na kayang nangyari naman sa investigation dito kay Kaanong ng Pharmacy. Ah, di ba? Kukuntakin din natin ito. Eh, alam nyo naman po mga kaibigan, kailangan natin ang mga impormasyon at kaganapan. Hindi tayo magtutulog-tulog lamang sa kangkungan dahil kung pababayaan po natin ito, tayo rin po ang magdudusa nito, mga kaibigan. Kaya, yan. Ang sinasabi ko, kailangan alamin natin lahat, malaman natin kung ano namang ginawa na ngayong hakbang ng lokal na pamahalaan ng Subic, Zambales. Yan ha. Susubukan natin ito. Yan ha. Medyo busy ang linya ngayon ha. Ano ba nangyayari ngayon sa Smart, bakit ang hirap mo at ang makakontak na yun. Yan. Susubukan po natin mga kaibigan kung ano na po ang nangyari ngayon sa investigation ng mga ng sanggunian dyan sa Subic, Zambales. Dahil alam ko nitong nakaraang linggo pa nila ito ipinasok yung petition nila, kapag hindi pa nila ito hahantong na ito sa ombudsman. Ang dami ng kalokohan eh. Ay sa paano natin masasabi, malinaw na yung sinabi ng taga Greenpeace na sinabi nilang
masama sa kalusugan. Sabi naman ni Chairman Garcia, hindi masama. Kaya nga sabi nung kaibigan nating reporter ng RMN dyan sa Bataan na si Mike Sigaral at reporter din ng CLTV, sabi pa nga niya doon sa Facebook eh, ano ba yan? Imposibleng hindi toxic yan. Ipainom mo nga yan pare kay Chairman Garcia kung hindi yan toxic. Yung kulay na yan, tingnan natin kung hindi ba, kung iinumin ba niya yan. O, tama yun. Yan, iron oxide po yun, mga kaibigan. Ang nagkalat sa karagatan, dagdagan pa ng napakaraming basura na dumating ngayon dito. Ayan. Magiging ano po kayo mga kaibigan kung nung nakaraan ay nagkaliptospirosis tayo dahil sa mga basurang hindi nakukulikta. Napabayaan ng lokal na pamahalaan. Baka hindi lamang baka lalong lalala dahil basura na po itong dumating sa atin. 721 na mga basura na container van, ang laman ay basura. Mabuti sana kung ordinaryong basura lang, ay basura pa naman ng hospital. Hindi, samutsari ang ano dyan. Diba? Samutsari ang sakit na makukuha dahil sa basura na yan. Hindi natin alam kung yan ay pinang-i-injection yan doon sa yung mga sirens dyan, nakikita natin kanina. Eh malay nyo kung pinang-i-injection yan doon sa mga may sakit na AIDS. Possible yan na makakahawa dito sa ating lugar. Basura. Ano na ba nangyari sa atin? Kailangan talaga magpaliwanag si Chairman Roberto Garcia. Ano ba yan? Ibababa ba talaga niya yan? Yung mga nakababa na eh. Ano, ilalabas yan dito, tatapon doon sa Puro 4, yung Kabalan, Ulongga po. Doon siguro. Ganun na lang siguro gagawin niya. Nako, hindi po pwede yan. Nako, yan ang hindi pwede. Itatapon nyo yan dyan sa Kabalan, ay nako, sigurado, dudumugin po kayo ng rally dyan. Mamamaho ang Ulongga po dahil kay Roberto Garcia. Nagkulay pula na nga ang karagatan, dagdagan pa nyan, mga kababayan. Ano na ba talaga ang gusto ng ating mga opisyal dito sa Ulongga po at sa Subic? Tayo po ba mga kaibigan ay mangyayari na lamang na magtutulog-tulugan? Hindi na po tayo kikibo hanggat nandito si Bigwas. Sasakit ang tainga ninyo. At ipararating ko yan sa mamayan ng Ulongga po. Yan, magandang umaga sa iyo, Kaanong. Ay. Yes po. Live po tayo ngayon sa TV22 at sa DWGO, simulcast po ito. Kasakapapanayam ko lamang sa grupong Greenpeace, hindi hinggil yan sa pagtatapon ng iron oxide sa karagatan. Sila rin ay pinag-aaralan na nila ngayon para makatulong sa grupo ng mga mangingisda. Ano naman po ang nangyari sa inyong petition ngayon sa lokal na pamahalaan ng Subic? Sa kasalukuyan, nasa tanggapan pa ng aming punong bayan. At ang balita pa ay naka-endorso na sa sangguniang bayan. Kaya lang wala pang tawag sa akin para mapag-usapan yung bagay na yan. Kasi po, ayon doon sa mga taga-Greenpeace,
kailangan makakuha ng sampol ng tubig. Nakakuha na po ba kayo, sir? Wala pa. Dahil kasi ang pagkuha ng sampol niyan kasi, kailangan immediately, pag nakakuha ka ng sampol, madala doon sa tamang ahensya na pwede mag-examine ito. Ganun ba? Sino po yung nakakuha niyo, sinasabing nga nilagay nila sa mineral? Yung na tinignan ko kung paano ang, kasi dinala ko yun sa BIPAR. Oo. Wala silang kakayanan na pagdating sa bagay na yan. Mm. Ngayon merong ahensya na talagang merong kaalaman sa pagtingin niyang yung sample na yan. Oo, sa Quezon City. Pero ang napansin ko nga doon sa Kwan, kaya nga may tendency, no? Mm. Yung tinuha kong sample nun sa mineral water, nasa ibabaw da, primero yung pan, yung particles, yung mga small particles na yan, yung mga dust. Noong after 6 hours, bumaba na sa ilalim. So may tendency na yung mga nahuhulog dyan sa ibabaw ng dagat na nakikita ng mga mangisda na namumula, is pupunta sa ilalim. Yun. Yun ang kanyan. Sabi nga ng taga Greenpeace, posible nga raw na talagang mamamatay yung mga taklubong itinanim ninyo. Baka nga, kung merong chemicals yan, maapektuhan yan. Dahil malapit lamang yan dyan sa, andito lang sa sulod bay din yung taklubo. Oo. Sa isang ano daw, sa isang litro, kapag napatunayan na mayroong mataas ang content niyan, talagang toxic pala talaga ang iron oxide. Kaya nga. Oh. Kaya nga yung panawagan ko nga kahapon, yung interview sa akin ni Dakami, sabi ko, nananawagan lang ako sa ating mga namumuno na kung bakit hindi doon sa labas mag-operate yan na malakas ang agos. Oh. Hindi tulad dito sa Subic Bay na paikot lamang ang agos na may ipon dyan sa gitna ng Subic Bay. Yun. Hindi po tayo titigil, sir, hanggat hindi ipinahinto yan ni Chairman Roberto Garcia, dahil hindi pa siya nakontento na pinsalain ang likas yaman ng karagatan ng SBMA. Itong araw na ito, 700 na container van ang pumasok. May dala na namang mga basura na galing Japan. Okay. Yan. May basura na naman. Mga hospital waste. Kaya baka mamaya, sana naman, wag sa dagat, itambak yan. Anong panawagan mo sa iyong mga miyembro pa na nanonood ngayon sa ating programa? Kaya nga, panawagan ko po sa lahat, lalong higit itong ating mga mangisda, maging concerned po tayo. Tignan po natin yung sitwasyon ng bagay na yan. Kung patuloy pa rin ang pag-rate nila dito sa loob ng Subic Bay, patuloy pa rin po natin ipaglalaban na sana ay mawala yung kanya aktividad. Yung pinangangambahan nyo, baka maganap. Dahil hanggang sa ngayon, nire-research pa kung meron talagang contamination ng chemical. Kasi pag may chemical dyan, sigurado makukontamina ang ating mga isda. Ayun. At yun din ang likas yamang dagat natin. Okay, maraming salamat sa iyo, Kaanong. Okay, thank you very much. Maraming salamat po. Yan po, okay. Mga kaibigan, si Loriano Artagami ng Subic. Yan po'y presidente ng PharmSea. Ito yung Fisheries, Aquatic, and Resources Management Council. Yan, ha? Yan po, mga kaibigan. Kaya umaksyon na po yan sa ating kaya inaantabayan na lang pala nila ang investigation dahil pinatatawag itong si Chairman Roberto Garcia ng Council ng Subic, ng bayan ng Subic. Ewan ko kung dito sa Olongga po, kung kailan po ipapatawag yan. Ewan ko. Nasaan ang kinatawan ng Olongga po? Nasaan po? Kaya inaasahan na lamang natin yung dalawang magigiting na konsehal na sila ang mag-conduct ng silang mag-sponsor para maimbestigahan din si Chairman Roberto Garcia sa kanilang konseho.
Yan po mga kaibigan. Dumating na naman po ang eksaktong oras. Oras na po para magpaalam. Oras na para isarado ang tilon ng programang ito. Babalik po tayo sa araw ng Lunes. Muli na naman po tayong magsama-sama. Kaya nagpasalamat po ako sa inyo na sa loob ng 2 oras muli po ninyo akong sinamahan. Maraming maraming salamat sa mga taga-subaybay ng programang Bigwas. Lalo po pong pag-iigihan ang paglilingkod sa mamamayan. Ganon din po sa pangangalaga ng kalikasan. Tulong-tulong po tayo. Ako'y hindi isang politiko. Ako po'y isang komentaryo, komentarista na naglilingkod sa inyo. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ang inyong lingkod, Tommy Abili, ang inyong Bigwas!